Paano ba nasasabing maganda ang isang tunog? Pagsikat, pagsunod sa nakasanayan. Eh paano kung hindi? Apatak ng mata, umiikot ang paningin, bumabaliktad na ang krus, pare hindi ako tusyo. Simula akong mag-skate nung grade 9, mga 2017. Madami akong naging kaibigan sa pag-skate ko kasi kapag skater ka sa isang lugar, parang magkakonect kayo lahat eh. Pag skater ka kanyari sa Kabuyao, kilala ka nung mga taga-Alambaga. Tapos sa music naman, simula akong makinig sa mga hip-hop nung grade 6 yata ako, grade 4. Tapos una akong narinig doon yung mga cloud rap, yung mga ano, kanta ni Wiz Khalifa, gano'n, yung mga So High. Doon ako nung pinakanalupitan. Tapos nung papasok naman ako nung grade 11, parang doon ko naisipan na gumawa ng solo kong kanta. Tapos yun, parang niyaya ko si Nico na gumawa ng sarili niya. Tapos niyaya ko rin si Rodian. Tapos doon na nabuo yung KBT. Dati kasi, napakinggan ko na yung rap. Bata pa lang ako, gawa ng mga tito ko, nakikinig din ng mga local tsaka ng mga international artists tulad nina Looney yan, sina mga NWA, mga sina Wiz Khalifa. Tapos yon, nagsimula ako mag-start mag-rap nung naalala ko yung mga tropa ko sa high school, grade 7 hanggang grade 10 na doon na ako nakakita ng chance na pwede nga ako sumabak sa ganito. Naalala ko sina Carlo na freestyle kami dati sa May Kubo. Yan, kasama sina Benok. So yun, ang inspirasyon ko naman, una kasi syempre na-inspire ako mag-rap kasi yung nung time na nagsisimula ako, marami talagang lumilitaw ng mga artist na bago. Tapos yun nga, siguro mga grade 10 ako nun, ng pumutok yung local hip-hop scene dito sa Alamba. Nandiyan yung mga Bihood, yung William Hub, nandiyan mga MFS, nandiyan yan sila. So yun, isa yun sa mga napakinggan ko din na dito, as in na local talaga dito. Hindi makasikat, underground. Nag-start ako mag-rap nung high school. Kasama ko lagi si Carlo noon. Tapos sa kanya ko lagi pinapahita yung mga sulat ko tsaka pinaparinig. Tapos kasi hindi ako masyadong nakikisalamu sa ibang tao, hindi ko kakilala. Pero yun, si Carlo, tinulungan niya. Tumutulong sa akin kung paano yung tamang gawin. Dating napapainggan ko na yung mga flip-top MC na kanta. Tapos pumupunta din kami sa mga event. Yung KBT kasi parang pangalan lang ng tropahan namin dati. Tapos nung nagsimula na ako mag-rap, nung nakabuo na kami ng grupo, parang yun na lang din yung naisip kong rap group na pangalan. Tapos yun, katunga lang siya talaga. Tapos di na lang namin napansin na nagawa na kami ng kanta na may sense. Ganun. Hanggang sa yun, may mga naambag na rin naman kami. Siyempre hindi naman ako nagsimula ng grupo agad, ng KBT agad. Hindi ako nagsimula ng ganun eh. Nagsimula ako, naglabas muna ako ng kanta, ang sarili kong kanta, bago ko nagsabi kay Carlo na yun nga, gawa kami, kahit biglaan lang, ganun. Hindi ako kagalingan, pagiging totoo lang yun ang aking kamangian. Hindi ko to sinulat para makipalisan. Deserve ko to kaya aking kung pinagpupuyanan, malaki ang pinagkaipa. Pinaka-memorable na experience namin yung unang perform namin sa Cyperan Streets ng Radicals. December 6, last year ata yun. Kasama namin yung mga iba't ibang artist ng Kalamba, tsaka sila Janima. Sobrang saya nun kasi na may kaba, kasi unang perform, kahit hindi handa, pero mahalaga na parinig namin sa kanila yung mga gawa namin. Isa pang memorable, yung pumunta kami ng Cavite. Yun yung pinaka, hindi naman sa pinaka, pero yun yung memorable talaga din na naranasan namin. Wala kaming pera, wala kaming mga ganun eh, wala kaming transport, tapos pandemic pa nun.
medyo ano pa, medyo sketchy kasi putok pa yung pandemic nun eh. So yun, memorable talaga. Umalis kami ng tanghali. Tapos, gabi pa pala yung event. Tangina. Tapos yun, marami kaming nakilalang artist, marami kaming nasa Lamuha kasi yung rap scene dun sobrang iba eh. Iba yung rap scene dun eh. Parang pag once na pumasok ka dun, tropa kayong lahat eh. Tapos pinaka-memorable ko naman sa paggawa ng kanta, yung gumawa kami ng kanta ni Buensa, yung Stuck. Bigla lang yung pag-record namin nun eh. Dapat may ka-record lang ng kanta si Buensa. Tapos ang nangyari, may beat siyang ginagawa ng kanta. Tapos sabi niya, magsulat daw ako. Tapos yun. Matagal ko na rin kasing gustong gawin yung mga ganun tunog na hindi ko magawa. Pero dahil kay Buensa, di ba? Nagawa ako. Yung struggles ko sa pagiging artist ay pagiging mahihayin talaga. Kasi hindi ako masyadong nakikisalamu sa ibang tao. Lalo kapag di ko masyadong kilala. Tapos kapag nagre-record naman, hindi ako makapos kapag may ibang taong nasa paligid ko. Paghanap ng sarili kong tema, paghanap ng sarili kong topic ng pagbabasehan para gumawa ng kanta. So sa grupo naman, naranasan ko na struggle talaga. Yun nga yung paghanap ng sarili namin tunog. Marami kaming pinakinggan na mga artists na pwede namin pagbasehan. Mostly mga international artists kasi syempre pag sa Pinas, malaano agad, diba, mahahalata. So, yun, marami kang pinagbasehan. Kasi ang mga artists dati, yung mga Acid Band, sina Lexus, yan, OFAC, parang mga common na, diba? So, naghanap kami ng kakaiba. So, yun nga, nagtumingin kami. Ang nahanap namin, mga Flatbush, ganyan. Sin ko lang dito sa Pinas, yung mga skater tsaka rapper. Parang image nila dito magulo. Parang kanyar, naghahanap ng away yung tingin, ganun. Magulo. Pero hindi naman mawawala na may mga ganung tao sa lahat na eksena eh. Lahat naman may magulo, diba? So, yun, sa pagiging artist naman, ang naging struggle ko lang talaga yung nawawalan ganung motivation. Kasi kapag ganun, damay lahat eh. Kapag gumawa ka ng music na gusto mo, magtutunog pilit. Kasi parang gusto mong i-adjust sa mga tao yung gusto mong marinig. Kahit di naman talaga ganun yung forte mo, diba? Walang nagbabawal sa'yo. Pwede ka parating lumayo. Sige kanta, sige takbo. Sundin mo ang sarili mong gusto. Di natin kailangan ng pagsang-ayon ng mundo. Nagra-rap ako kasi doon ko lang, yun yung nagiging daan ko para masabi yung mga hindi ko masabi sa kunyari, sa problema, sa bahay, ganun, sa tropa, sa pamilya. Nagra-rap ako para ma-share ko yung music namin, yung talent namin sa pagsusulat. So, hindi man kami ganun pagaling, pero at least na-share namin. Nalalaman namin kung ano yung dapat namin i-improve para mas gumaling kami as an artist. Tapos yun nga, isa na yung rap sa pag-share ng feelings namin, ng mga hindi namin masabi sa ibang tao, hindi namin masabi sa isa't isa, doon namin nalalabas. Hindi man lahat, pero yun nga, yun yung way namin ng paglalabas ng feelings. So, tapos para yung underground rap kasi dito sa Pilipinas, tawag dito, mas marami kang makikilala sa mga event, marami kang makikilala, marami kang mas magiging tropa, ganyan. So, yun. Itong music na ginagawa namin, hindi lang din naman parang sumikat eh. May pinaparating kami sa bawat kanta na ginagawa namin, sa lahat ng kanta. Kasi parang ito yung magiging boses ng mga tao. Kasi sa paggawa ng music, parang dito mas madaling makakarating sa malaking audience yung mga ginagawa namin. Kasi sa mga kanta namin, may pinupunta kami tulad ng mga mental issues, ganun. Sa social issues at iba pa.
dapat nating suportahan ang isa't isa kasi pare-pareho lang naman tayo ng gusto, iba't iba lang tayo ng paraan. Tsaka yung sa amin kasi doon namin nasasabi yung gusto naming sabihin. Galit sa may hawak ng karatulang nakataas. Sinasabi ko na sa iyo, konting reklamo, teka terorista na ako. Yun, sana suportahan natin yung isa't isa. Wag na nating i-bash yung mga yung iba ibang genre na rappers kasi may kanya-kanya naman tayong tunog eh, may kanya-kanya tayong trip. Pag ayaw mo edi huwag mo na lang painggan. So yun. Tapos tanggalin na natin yung sinasabi na squammy kapag rapper street ganun, mga underground. Wala eh, wala rin mapapala yung panggaganon natin eh. So yun, suportahan na lang natin yung mga gusto niyo suportahan. Hindi naman kayo pinipilit. Suportahan niyo na lang yung gusto niyo suportahan. Siguro dapat masuportahan natin lahat ng artist dito sa Pinas. Kasi sobrang madami talagang magaling eh. Na hindi nakikilala kasi sobrang dami rin talaga nagtatry. Bahala sa karamihan, dumami ang kaalaman. Naging banta sa sangkatauhan. Di ka pa ba natatauhan? Di nala sa salita para mahawakan mga madla. Ngunit pumiglas sa taas, ating sabing banta. Paano nga ba nasasabing maganda ang isang tunog? Baka kanya-kanya lang talaga. Di mo ba halata? Di mo ba halata?